Sabi nila, kung minsan ang mga magulang na sobrang higpit sa mga anak ang nagiging dahilan din para masakal ang mga ito at tuluyang magrebelde. Sa kabilang banda naman, kapag naging sobrang maluwag ang mga ito, ay madalas na napupunta sa kapahamakan ang kanilang mga anak. Ang kaso natin ngayon ay magpapakita ng isang hindi magandang dulot ng maluwag na gabay ng mga magulang sa kanilang anak. Noong ika-5 ng Hulyo taong 2018, ang mga residente ng Manrique District sa lungsod ng Medellin, Colombia ay nabahala sa pagkawala ng 16 na taong gulang na batang babae. 7 na ang nakakalipas mula nang sinabi niya na pupunta lamang siya sa isang birthday party ng kanyang best friend. Pero hindi na ito nakauwi. Tara at samahan niyo po akong alamin kung ano nga ba ang nangyari kay Melanie Stacy Amaya. Miles Crime Story. Hello everyone, ako nga po pala si Myla at welcome sa aking channel. Sa aking channel ay isasalaysay ko ang mga true crime story na nangyayari sa buong mundo. Kung gusto niyo po ang mga ganitong kwento, ay help me to like, subscribe, and click the notification bell para updated kayo sa aking mga susunod na video. Si Melanie ay ipinanganak noong 22 ng Pebrero taong 2002 sa munisipalidad ng San Rafael, Colombia. Ang kanyang pagdating sa buhay ng kanyang mga magulang na sina William at Maria ay itinuturing nilang biyaya sa kabila ng mga mura nilang edad nang sila ay bumuo ng pamilya. Pagkatapos lang din ng maikling panahon, nagkaroon ng nakababatang kapatid si Melanie na isa ring sanggol na babae na pinangalan ng Natalie. Ang magkapatid ay talagang magkasundo sa buong pagkabata nila. Si Melanie ay inlarawan bilang isang napakamasiyahin at ang kanyang magandang ngiti ang pinakanatatandaan ng mga tao sa kanya. Bagamat walang malaking pera ang kanyang mga magulang, lagi nilang sinisikap na ibigay sa kanya ang lahat ng kailangan nila, lalo na sa pag-aaral ng mga ito. Si Melanie ay isa sa mga pinakamahusay na mag-aaral at palaging nakakatanggap ng matataas na mga marka. Sa kanyang paglaki, nakabuo siya ng isang matatag na karakter at tila raw gusto niya na siya lagi ang tama sa lahat ng bagay. Ang ganitong klase ng pag-uugali ay hindi naman naging hadlang sa pagpapanatili niya na magandang relasyon sa kanyang ina. Sa katunayan, kapag nagtatalo sila, mabilis naman silang nagkakasundo kaagad. Nang maging teenager si Melanie, naghiwalay ang kanyang mga magulang, ngunit napapanatili pa rin ng mga ito ang isang magandang relasyon sa isa't isa. Hindi rin nagtagal, may bagong lalaki na nakilala ang ina ni Melanie na nagpatibok ulit ng puso nito. Siya ay si Ruben Morales. Naging mabilis ang takbo ng kanilang relasyon at pagkaraan lang ng maiksing panahon, nagpa siya na silang lumipat na magkasama at nanirahan sa distrito ng Manrique sa lungsod ng Medellin. Si Melanie at Natalie ay nagkaroon ng isang magandang relasyon sa kanilang amain. Itinuturing nila siyang pangalawang ama. Si Ruben naman ay iginagalang ang pagiging malapit ng mga ito sa totoo nilang ama na si William. Palagi raw nitong pinapaalala sa kanila na naroon siya upang tumulong sa kanilang paglaki, ngunit ayaw niyang itigil ng mga ito ang pakikipagkita sa kanilang amang si William. Sa murang edad na 16, si Melanie ay lumaking isang napakagandang babae na mahilig magbihis ng pandalagang kasuotan at nahihilig na rin itong lumabas para magsaya kasama ang kanyang mga malalapit na kaibigan. Sa parehong edad, natuklasan niya ang kanyang hilig sa electronic music at nagpa siya na maging isang DJ. Dahil ang kanyang pamilya ay lagi nakasuporta sa kanya sa lahat ng bagay, sinumulan nilang mag-ipon ng pera upang makabili ng isang mixer. Malaki raw ang tiwala nila kay Melanie dahil alam nilang kapag ginusto nito ang isang propesyon, tiyak na magtatagumpay ito. Pero hindi na pala kailanman matutupad ni Melanie ang kanyang pangarap. Noong Huwebes, 28 ng Hunyo taong 2018, naghandang lumabas ng kanilang bahay si Melanie para sa isang birthday party ng kanyang matalik na kaibigan na si Isaac. Nagbihis siya ng maganda at naglagay ng mga make-up sa kanyang mukha.
Sa katunayan, ipinagdiwang na nila ng isang linggo na mas maaga ang kaarawan ni Isaac at ang pupuntahan daw nila ng araw na iyon ay ang pangalawang pagdiriwang na magaganap sa isang nightclub na matatagpuan sa Carrera 45 Street, isang lugar na kilala sa mga nais na magkaroon ng nightlife. Nang matapos sa pag-aayos, nagpaalam na si Melanie sa kanyang ina. Bago pa ito umalis ay pinaalalahanan naman siya nito na mag-iingat at alagaan ang kanyang sarili. Binilinan din nito ang kanyang anak na huwag masyadong magtatagal sa nasabing party. Pagkatapos ay sumakay na si Melanie sa kanyang pinabook na Uber na maghahatid sa kanya sa nasabing party. Nang dumating si Isaac sa nightclub, napansin niya agad na wala dito si Melanie. Pero sinubukan niya pa rin na hanapin ito sa gitna ng napakaraming tao na nagsisikipan sa lugar na ito habang tumutugtog ang malakas na techno music. Hinanap niya si Melanie sa buong paligid pero hindi niya itong makita. Nang hindi niya na talaga itong makita, sinimulan niya na rin itong i-text at tawagan ngunit hindi naman ito sumasagot. Naisip ng binata na baka kasama lamang ni Melanie ang kaibigan niya kaya nagpasya siyang maghintay hanggang kinabukasan. Alas 7 kinaumagahan, nagising si Maria at napansin niya na wala pa rin sa silid nito ang kanyang anak. Ang lahat ng gamit sa kanyang kwarto ay nasa parehong pwesto pa rin. Dahil sa pag-aalala, sinimulan niya itong tawagan ngunit hindi niya ito talaga makontak. Naisip niya naman na baka nalobat lang ang cellphone nito at baka si Melanie ay nakitulog sa bahay ng isa sa kanyang mga kaibigan. Ngunit kinakabahan pa rin siya dahil hindi man lamang ito tumawag sa kanya at ipaalam sa kanya kung makikitulog ito sa ibang bahay. Pagkatapos ay nagpa siya na si Maria na tawagan si Isaac. Sinabi sa kanya nito na hindi naman daw nakarating sa nightclub si Melanie at baka kasama nito ang iba pa niyang mga kaibigan. Agad namang kinontak ni Maria ang ilang nakakilala kay Melanie ngunit wala ni isa sa kanila ang nakakaalam kung nasaan ito. Pero di pa rin siya sumuko at ipinagpatuloy ang pagkontak sa iba pang mga tao. Sa wakas, may ilan sa mga nakakilala kay Melanie ang nagsabing nakita naman daw nila ang dalagita na lumapit sa pintuan ng nightclub ngunit hindi ito pumasok. Tinawagan din ni Maria ang kanyang dating asawa at sinabi niya dito na nawawala si Melanie. Pinilit naman pakalmahin ni William si Maria at sinabing napakaaga pa raw at baka natutulog pa si Melanie sa bahay ng kanyang ibang kaibigan. Dumating na ang tanghali pero wala pa rin nakakaalam kung nasaan na nga ba ang dalagita. Tinangka ng kanyang mga magulang na i-report sa himpilan ng pulisya ang pagkawala ni Melanie. Pero dahil katapusan ng linggo, hindi nila tinanggap ang ulat at pinayuhan silang maghintay hanggang Lunes. Pinilit naman na magpakapositibo ng mga magulang ni Melanie. Iniisip na lang daw nila na marahil ay nagpunta ito sa isang nayon upang igugol ang long weekend at wala siyang signal sa kanyang cellphone kaya naman hindi ito makontak. Pero sa kabila ng lahat ng ito, napupuno pa rin sila ng takot at kaba sa maaring masamang nangyari sa kanilang anak. Sinimula naman agad din na Maria, Ruben at William ang paghahanap kay Melanie. Nagpunta sila sa lahat ng lugar na naiisip nilang maaring pinuntahan ni Melanie. Kasama na dito ang mga bahay ng kanyang mga kaibigan at kakilala ni Melanie. Pati na rin sa parke, kalye at mga nightclub na madalas niyang pinupuntahan. Matapos ito ay bigo pa rin silang mahanap ang dalagita. Nagpasya na rin silang mamigay sa buong lungsod ng mga poster na naglalaman ng isang detalyadong paglalarawan kay Melanie. Sa poster na ito, makikita ang litrato ni Melanie noong gabi bago ito umalis sa kanilang bahay. Nakalagay din dito ang paglalarawan ng kanyang pisikal na katangian katulad ng payat, maikli ang buhok, may ilang tattoo rin siya tulad ng rosas sa kanyang bisig, isang buwan naman sa likod at may tattoo rin siya na isang isda sa kanang binti na tumatakip sa kanyang peklat na nakuha niya nang mapaso siya sa tambutso ng motorsiklo. Meron din siya sa ibaba ng kanyang collarbone na nagsasabing crazy life. Namigay din sila ng mga flyers na dumadaan sa lansangan pati na rin sa ilang mga police officer.
Mabilis ding kumalat ang balita at ang lahat ng social media platforms ay napuno ng mga larawan ni Melanie. Lumipas ang Sabado at Linggo, pero wala pa rin kahit anumang balita patungkol sa kinaruroonan ni Melanie at hindi na rin makatulog si Maria dahil patuloy niyang iniisip ang kanyang anak. Sa wakas, dumating ang Lunes ng umaga at nagpunta kaagad sila sa himpilan ng pulisya upang maghain ng missing person report. Ang paghahanap kay Melanie ay agad na isinagawa dahil nga siya ay minor de edad. Chinek ng mga pulis ang mga ospital at morgue para malaman kung may impormasyon tungkol sa isang taong tumutugma sa pangalan o pisikal na paglalarawan kay Melanie. Ngunit wala naman silang nakuha mula sa mga ito. Dahil dito, tumaas ang pag-asa ng mga magulang ng Dalagita na matatagpuan pa nila itong buhay. Gayunpaman, habang lumilipas ang araw, ang pagkawala ni Melanie ay lalong naging nakakabahala. Hanggang sa wakas ay lumitaw ang unang lead. May dumating na testigo sa presinto para magbigay ng kanyang testimonya. Ikinuwento niya na noong gabi ng 28 ng Hunyo ay nakita niya si Melanie malapit sa isang football field na hindi kalayuan sa kapitbahayan ng Manrique. Napansin niyang marumi ang dalaga at napakarami nitong putik sa kanyang mga damit na parabang nahulog ito sa maruming lugar. May kasama rin daw itong isang binata na nakasuot ng maluwag na damit, nakasombrero at nakasuot din ng malaking sneakers. Sa buong panahon na nasa football field daw si Melanie ay hindi siya nagsalita. Nakatayo lang daw ito sa isang sulok at tila ba mukhang nawawala. Ang testimonyang ito ay nakatulong naman sa pagsisiyasat, ngunit ang buong sitwasyon ay natiling komplikado. Dahil na rin ang paglalarawan sa lalaking nasabing kasama ni Melanie ay hindi gaano kalinaw at marami sa mga kaibigan ni Melanie ang may katulad ng pananamit nito. May isang tao namang naalala si Maria matapos ang nasabing testimonya. Ito ay si Miguel Angel Naranjo Pareha, ex-boyfriend ng kanyang anak. Ang binata ay 18 taong gulang. Ang kanilang relasyon ay hindi naging maayos at naghiwalay ang mga ito 3 pa lamang ang nakakaraan. Pinakausapan ni Maria ang kanyang nakababatang anak na kontakin si Miguel ang ex-boyfriend ni Melanie. Sinabi naman ni Miguel na wala umano siyang alam sa kinaroroonan ni Melanie at ilang linggo niya na rin daw hindi ito nakikita. Ayon din kay Miguel, nakakaramdam daw siya ng labis na kalungkutan at ikamamatay niya raw kapag may nangyaring masama kay Melanie dahil mahal na mahal pa rin daw niya ito. Gayunpaman, makalipas ang ilang araw, lumitaw ang bagong patotoo na sumalungat sa mga pahayag ni Miguel. May ilang tao umano ang nakakita kay Miguel at Melanie na magkasama sila nang gabi bago mawala ang Dalagita malapit sa parehong nightclub. Nabanggit din nila na lasing si Miguel. Kasunod ng mga pahayag na ito, sinimulan ng mga pulisya na ikonsidera si Miguel bilang pangunahing sospek sa pagkawala ni Melanie. Nag-issue sila ng search warrant para halughugin ang bahay ni Miguel, ngunit wala naman silang nakitang kahit anumang bakas ni Melanie dito. Tila ba bumalik sa umpisa ang mga pulis at wala pa ring ideya sa kinaroroonan ng Dalagita. Noong 5 ng Hulyo taon ding iyon, nagising si Maria na sobrang nangihina na sa katotohanan na nawawala pa rin ang kanyang anak. Nanalangin siya sa Diyos na makita na sana si Melanie buhay man o patay. Dahil hindi niya na kayang tiisin ang kawalang katiyakan sa kinilalagyan nito. Sinagot naman ang kanyang mga panalangin at sa araw ding iyon, may biglang tumawag kay Maria sa telepono. Isang di kilalang numero pero walang pag-aatubili niya itong sinagot. Ngunit, hindi magandang balita ang natanggap niya. Sinabi ng tao sa kabilang linya na itigil na ang paghahanap sa kanyang anak na babae dahil patay na ito at inilibing sa isang burol na tinatawag na El Calvario. Hindi naman nagbigay ng iba pang impormasyon ang taong nasa kabilang linya. Hiniling nito kay Maria na huwag siyang i-report sa pulisya
dahil hindi siya nagsalita nung una pa lamang dahil na rin sa takot. Nagmadali naman siyang pumunta sa himpilan ng pulisya. Si Maria, kasama ang kanyang asawa at dalawang opisyal, ay nagtungo sa lugar na sinabi ng tumawag sa kanya. Inanyayahan din ni Maria ang lahat ng kanyang mga kakilala na tumulong sa paghahanap. Ang nasabing lugar ay napakalawak, maraming pasukan at puno ng maraming damo. Bago pa nila marating ang burol, kinailangan nilang akyatin ang matatarik na hagdan at dumaan sa mga squatter house. Para naman mapabilis ang paghahanap, nagdesisyon sila hatiin sa ilang mga grupo ang mga naghahanap. Nagpunta naman si Ruben sa masukal na likod ng isa sa mga bahay na nadaanan nila. Napansin niya ang malalaking bakas sa lupa na para bang may kinaladkad dito. Sinundan niya ang mga bakas at natagpuan ang isang lugar kung saan napakaraming nagliliparang langaw. Pinilit niyang lumapit ngunit hindi niya natiis ang nakakasulasok na amoy na nanggagaling dito. Gayunpaman, nagpasya pa rin siyang iangat ang mga bato na nakatakip sa pinanggagalingan na mabahong amoy upang makita kung ano ang nasa ilalim. Agad niya rin tinawagan ang mga pulis na nagsasagawa rin ng paghahanap sa nasabing lugar. Sa una naisip ng mga pulis na maaaring hindi ito isang tao dahil ang lugar na ito ay isang kilalang pinagtatapunan ng mga patay na hayop. Nagpatuloy sila sa pag-alis ng ilang mga bato at nakakita na rin sila ng dugo. Nang sa wakas ay matanggal nila ang mga nakatabo na bato at nang tingnan nilang mas mabuti ang bagay na nasa ilalim ng mga ito, napagtanto nila na ito ay isang ulo ng isang tao na naiba na ang hugis. Hindi naman napigilan ni Maria ang maiyak hanggang sa huling sandali ay hindi pa rin siya naniniwala na anak niya nga iyon. Ngunit nang inalis na nila ang nakataklob sa katawan ng bangkay, nakita na ito ay walang kahit anumang suot. Gayun din, nawala ang lahat ng pag-aalinlangan ni Maria dahil kahit sa kabila ng katotohanan na nabubulok na ito, kita pa rin ang tato sa dibdib nito na katulad ng kay Melanie. Mapapansin din ang bibig nito ay nakabukas at puno ng dumi. Lahat ng ngipin niya ay wala na at ang isang mata niya ay nawawala rin. Bukod dito, may isang bagay silang napansin na kakaiba. Ang kanyang buong katawan ay binalutan ng calcium oxide. Ang bangkay ay sinuri ng mga forensic expert at dinala sa Institute of Forensic Medicine and Criminology. Makalipas ang ilang oras, kinumpirma ng mga eksperto na ito nga ay walang iba kundi si Melanie Stacy Amaya. Natagpuan ang bakas ng maraming uri ng karahasan sa kanyang katawan at ang sanhi ng kamatayan nito ay mechanical asphyxia. Dahil nga sa sobrang nabubulok na ang bangkay, hindi na matukoy kung biktima siya ng sexual na pag-atake. Ang nakumpirma lang nila, ito ay sumailalim sa matinding pambubugbog. Lubos na nalungkot ang mga kamag-anak ni Melanie dahil ang pag-asa nilang makita ito ng buhay ay tuluyan ng naglaho. Ang nais na lamang nilang mangyari sa mga panahong ito ay mahanap ang kriminal at makakuha ng hustisya para sa karumaldumal na krimen na ginawa sa kanilang mahal sa buhay. Agad namang inulat ng media ang pagkatuklas sa bangkay ni Melanie at lahat ng mga mata ay bumaling kay Ruben. Pinagdudahan siya ng ilang mga tao dahil mag-isa niyang natagpuan ang bangkay ng biktima. Dahil dito, siya ay itinuring bilang isang potensyal na sospek. Gayunpaman, ang mga residente ng Manrique ay may ibang opinyon. Kahit alam daw nilang walang kaaway si Melanie, alam naman daw nila kung sino ang maaaring gumawa nito sa kanya. Ito nga ay walang iba, kundi ang kanyang ex-boyfriend na si Miguel. Ayon sa mga taong malapit sa dating magkasintahan, ay hindi naging maganda ang relasyon ng dalawa. Dagdag pa rito, kilala nila si Miguel bilang isang mainitin ang ulo at mapanakit. Isang galit na mga grupo ng mga kapitbahay ang nagtipon sa bahay ni Miguel upang ipahayag ang galit nila sa binata. Dumating naman ang mga pulis at dinala nila ito sa presinto.
nagpanggap ang mga pulis na puprotektahan siya sa mga taong kumukuyog sa kanya, pero ang tunay na layunin nila ay i-interrogate siya. Mabilis naman siyang nagbigay ng mga pahayag at pilit na iginigiit na wala siyang kinalaman sa nasabing krimen. Dahil nga wala pa rin katibayan laban sa binata, kinakailangan nilang palayain ito. Kasabay nito, binasura rin ang mga kasong inihain kay Ruben dahil wala namang ebidensya na tumuturo sa kanya sa pagkakasangkot sa pagpatay sa kanyang stepdaughter. Ang mga investigador naman ay itinuturing pa rin na si Miguel bilang pangunahing sospek. Kung kaya, sinimulan nilang alamin kung anong uri ng relasyon ang meron sila ni Melanie. Ayon sa mga taong malapit sa Dalagita, nagkakilala ang dalawa noong taong 2016. Si Melanie ay 14 na taong gulang pa lamang at 17 taong gulang naman si Miguel. Nag-organize ng party si Melanie kasama ang mga kaibigan niya. Kumuha sila ng DJ at ito nga ay si Miguel. Nabighani naman daw si Miguel sa ganda ni Melanie. Mabilis namang nagsimula ang kanilang pag-uugnayan sa pamamagitan ng chat. Agad din naman nagkaroon ng relasyon sa pagitan nila. Ang magkasintahan ay palagi raw lumalabas ng magkasama at mahilig din na magyaya ng outing kasama ang mga kaibigan nila. Noong una, si Miguel ay nagustuhan naman lahat ng kakilala ni Melanie. Napansin nila na magalang ang pakikitungo nito sa kanya at mahal na mahal niya ang dalagita. Palagi rin pumupunta sa bahay nila Melanie si Miguel at lumalagi rin dito. Tila ba naging bahagi na rin siya ng pamilya. Ipinaalam naman daw ni Miguel kay Maria na may problema sa pagitan nila ng kanyang ina dahil madalas daw siya nitong binubugbog at kung minsan ay iniiwan siyang gutom. Ang mga unang buwan na magkasama si Melanie at Miguel ay naging maayos at naging mas malapit sila sa isa't isa. Pero di rin nagtagal, nagsimulang magkalamat ang relasyon ng dalawa. Napapadalas na ang pagtatalo ni na Miguel at Melanie. Si Miguel ay palaging pinupuna at nagagalit sa mga malaswa o liberated na kasuotan ni Melanie. Sa sobrang inis at stress naman ni Melanie sa kanilang pag-aaway, ay nagpasya siyang tumigil sa pag-aaral at nagsimula na rin siyang makibahagi sa isang bagay na hindi niya pa nagagawa noon, katulad ng mga paggamit ng mga ipinagbabawal na gamot. Matagal naman bago napansin ni Maria ang mga masasamang ginagawa ng kanyang anak at kinausap niya ito. Sinabi naman ni Melanie na makailang beses niya lamang daw ginawa ito at palagi niyang kasama si Miguel. Dahil dito, nawala ang tiwala ng pamilya ni Melanie kay Miguel. Lalo namang lumala ang sitwasyon ng relasyon ng dalawa. Nauwi na rin sa piskal na karahasan ang natatamo ni Melanie kapag nagkakaroon sila ng argumento. Nagpatuloy ang pang-aabuso ni Miguel kay Melanie dahilan upang mag-iwan ito ng bakas sa leeg at braso ng dalagita. Kung minsan daw, ang mga pambubugbog ay napakatindi, kaya ang kanyang silid ay makikitaan ng mga dugo. Sinubukan naman ni Maria na tulungan ang kanyang anak, ngunit hiniling ni Melanie na huwag makialam sa kanilang relasyon. Nagmakaawa rin siya sa kanyang ina na payagan silang manatiling magkasama sa bahay. Ang mga kaibigan naman ni Melanie ay nag-aalala rin dahil napansin nila na tila wala na sa sarili si Melanie at araw-araw din nilang nakikita ang pag-iyak nito. Matapos ang 2 taon na pagsasama, sa wakas noong 23 ng Mayo taong 2018, tuluyan ang nakipaghiwalay si Melanie kay Miguel matapos silang magkaroon ng malaking pagtatalo. Pinalayas niya ito sa bahay, ngunit hindi ito matanggap ni Miguel. Sinimulan niyang istok si Melanie at sundan ito kahit saan ito pumunta. Nang mapansin ito ni Ruben, agad naman siyang nagpasya na i-report ito sa kinauukulan at nagsasabing nanganganib ang kanyang stepdaughter at humingi ng restraining order laban kay Miguel. Sa kasamaang palad, hindi kailanman ito na ibigay sa kanila. Sa mga sumunod na buwan, patuloy na sinusundan ni Miguel si Melanie. Humingi pa nga ito ng isa pang pagkakataon
at sumumpa ito na magbabago na siya. Pero hindi naman pumayag si Melanie. Pinagpatuloy ni Melanie ang normal niyang pang-araw-araw na buhay nang walang proteksyon galing sa pulisya. Pero hindi niya inaasahan na magbabago pala ang lahat at mangyayari ang isang kakilakilabot na pangyayari pagsapit na 28 ng Hunyo. Dahil sa lahat na nakalap na mga impormasyon ng mga pulis tungkol sa naging relasyon sa pagitan ni Melanie at Miguel, inimbestigahan ng mga pulisya ang criminal record ni Miguel. Napag-alaman nila na sa kabila ng kanyang murang edad, ang lalaki ay mayroon ng mga record sa pulisya. Ayon sa mga record, may reklamo na sa kanya tungkol sa pananakit niya sa kanyang ina, patunay ang kanyang mga kapatid. Dagdag pa rito, nakatulong din ang reklamo na inihain ni Ruben tungkol sa pangi-stalk ni Miguel kay Melanie. Dagdag pa ang report ng isa sa mga kakilala ni Melanie na sinabi raw sa kanya ni Miguel na kapag nalaman niyang may ibang kasintahan si Melanie ay papatayin niya ito. Sa kabutihang palad, ang taong tumawag kay Maria na nagturo ng kinaroroonan ng bangkay ni Melanie ay nagpa siya na ring ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan. Siya ay kamag-anak pala ni Miguel na nakatira sa Granasol area malapit kung saan natagpuan ang bangkay ni Melanie. Ikinuwento niya na noong 29 ng Hunyo, bandang hating gabi, nakita niyang pumasok si Miguel sa bahay na may hawak na pala at marumi ang sapatos nito. Makalipas ang ilang minuto, nagpadingas ito ng malaking apoy at nagsimulang magsunog ng ilang damit at iba pang pambabaing kagamitan. Pagkatapos nito ay naligo siya ng napakatagal. Noong 10 ng Hulyo taon ding iyon, nakakuha na ng arrest warrant ang mga opisyal para kay Miguel. Kusang loob namang sumama ang binata sa himpilan ng mga pulis kung saan siya ay sinampahan ng kasong murder. Gayunpaman, itinanggi niya ang mga paratang sa kanya habang ngumingiti ito. Ipinahayag niya na siya ay hindi raw nagkasala. Matapos ang 6 na matagal na paglilitis, nagpasya si Miguel na sumang-ayon sa isang plea deal. Pumayag siya na umamin sa akusasyon sa kanya bilang salarin kapalit ng pagbawas ng mga taon na ipapataw sa kanyang sentensya. Matapos ang pag-amin, kaagad niyang isinalaysay ang huling oras ng buhay ng dalaga noong 28 ng Hunyo taong 2018. Sinabi niya, nakita niya raw si Melanie sa harap ng nightclub kung saan dapat ipagdiriwang nila ang kaarawan ni Isaac. Nilapitan niya raw ito para makipag-usap, ngunit napansin niya na nakikipagpalitan ito ng mensahe sa ibang lalaki, dahilan upang hindi niya mapigilan ang kanyang matinding selos. Hindi siya makapaniwala na may bago na itong manliligaw at isang argumento ang naganap na nauwi sa isang brutal na away. Nasampal niya raw ng malakas si Melanie at agad itong bumagsak sa lupa. Makalipas ang ilang oras, nagpunta sila sa isang football field kung saan nagpatuloy ang pagtatalo nila. Habang nasa kalagitnaan ng mainit na sagutan, hinawakan niya raw ito sa liig at sinakal hanggang sa mamatay na ang dalagita. Napagpasyahan niya namang itago ang katawan ni Melanie at binudburan niya nga ito ng isang lime. Dahil nakita niya raw sa pelikula na ginamit ito upang maalis ang amoy ng pagkabulok. Pagkatapos ay umuwi siya at sinunog ang mga damit at gamit ng dalaga. Pagkatapos ng kanyang pagpapatotoo, sinabi niya na nagawa niyang lahat ng ito dahil nasa ilalim siya ng impluwensya ng mga ipinagbabawal na gamot. Sa kabilang banda, hindi nasabi ni Miguel kung saan niya inilibing si Melanie at kung paano niya itinago ang bangkay. Ang pulisya naman ay nakabuo ng kanilang sariling bersyon ng pangyayari. Ayon sa kanila, matapos pumunta ng dalawa sa football field, kinumbinsi ni Miguel ang dalagita na pumunta at makipag-usap malapit sa lugar kung saan siya kalaunan ay inilibing. Ang kapulisan ay nakatitiyak sa dalawang bagay. Una rito, si Miguel ang may kasalanan sa pagkamatay ng dalaga. At ang pangalawa, ang motibo raw ni Miguel sa krimen ay ang selos at pagkahumaling nito kay Melanie. Ang mga psikolohikal na pagsusuri kay Miguel ay nagpapahiwatig
na siya ay agresibo, possessive at maiksi ang pasensya. Napag-alaman din nila na sa oras ng krimen ay nasa matino itong pag-iisip, kaya kailangan niya pa ring harapin ang paglilitis. Noong Biyernes, 18 ng Enero taong 2019, halos 7 buwan matapos ang pagpatay kay Melanie, naganap ang unang pagdinig. Si Miguel ay napatunayang nagkasala sa kasong pagpatay kay Melanie at hinatulan ng 34 na taon at 8 buwan na pagkakabilanggo. Matapos ipaalam ng hurado ang hatol, humingi siya ng paumanhin sa mga kamag-anak ni Melanie at sa buong komunidad. Bagamat nakuha ng pamilya ang nasabing hatol, lahat sila ay nagsabi na hindi nila mapapatawad si Miguel kahit kailanman. Napakasakit tanggapin para sa mga magulang ni Melanie ang sinapit nito sa napakamurang edad. Naiintindihan ko ang pagiging supportive nila sa bata, ngunit sa kabilang banda, tila sumobra ang pagiging maluwag nila dito. Kung sana, pumagitna sila sa relasyon ng dalawang kabataan, lalo na't nasa ganong kamurang mga edad, ay dapat nasa ilalim pa sila ng mga gabay ng kanilang mga magulang. Sana ay magsilbi itong aral sa mga magulang pati na rin sa mga anak. Sana tingnan natin ang buhay sa malawak na perspektibo at palaging pangalagaan ang kanilang mga sarili. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sana po ay nagustuhan nyo ang ating kwento sa araw na ito. Kung bago lang po kayo sa aking channel, ay don't forget to like at subscribe para updated po kayo sa aking mga susunod na video. Salamat po sa inyong lahat. God bless you all. See you in my next video. Ako nga po pala si Myla at ito ang Miles Crime Story.